attorney, didirektahin ka na namin. As a citizen of the country, abogado, and political observer, and defender ng press freedom and basic fundamental rights of the people sa konstitusyon, at pinanindigan mo yan, pinangatawanan mo yan. Ano ang tingin mo doon sa naging very serious deliberate declaration of former President Rodrigo Duterte that the President now, President Bongbong Marcos Jr., is facing a very serious political, moral leadership crisis because of the revelation that he's a drug addict, President, hostage to the political power-hungry wife, among and so on and so forth. Gaano katindi at kaseryoso ito at ano ang dapat na obligasyon ng isang pangulo ng bansa in the face of that very, very serious declaration coming from a former president na namuno ng ating bansa? Attorney Marcos. Kailangan ka, Eric, na sagutin niya lahat ng mga allegation na yan, lalo na yung health issues, yung drug issue, kasi nakalagay po sa ating saligang batas, right po ng taong bayan to know the health situation, the mental and health situation ng ating president. Nakalagay po sa ating saligang batas yan. This is not my opinion. Mm-hmm. Very clear po yan sa ating saligang batas. Constitutional right yan ng taong bayan, claro, to know the health situation ng ating presidente. So claro, there is nothing wrong when the people and other groups, and not just the former President Rodrigo Duterte, to demand it from the President of this country, kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., sapagkat sabi mo ito ay constitutional right of the people and mandatory obligation niya ito na maging transparent sa mamamayan. Tama po ba, attorney? Iba kasi pag private citizen, for example, may sakit tayo, may confidentiality. For example, you're a doctor, may pasyente, at may tinatawag na client-patient-doctor privilege communication, confidential yan. Mm. But iba pag presidente ng Pilipinas. Mm. Kasi ang presidente ng Pilipinas, may tinatawag tayong public trust issues, yung tinatawag na sovereignty resides from the people and all government authority emanates from them. Ibig sabihin, pinagkatiwala lang ng taong bayan yung opisina ng Malacanang. So dahil pinagkatiwala lang ng taong bayan yan, may karapatan ang taong bayan malaman kung yung driver natin sa ating gobyerno, yung government leader natin, lalo na presidente, tama pa ba yung pag-iisip niya? Mm-hmm. May sakit ba siya? Wala ba siyang sakit? That is one of the constitutional right ng taong bayan. Pero attorney, paano kung ayaw ni Pangulong Bongbong Marcos? Sabihin niya na, ayoko, okay naman ako eh. Sapat na po ba yun? Ano pong ano natin? Are you not dignified? Other way, yes. Sabi niya ganun. Can we compel kung him? Ba, hindi ko pumapatulan yan. Pero ang iba na yung clamor ngayon ng mga kababayan natin. Kung basahin natin ating saligang batas, that is a culpable violation ng ating saligang batas and that is a ground for impeachment. Kasi very clear kasi ang saligang batas, culpable violation ng ating saligang batas is one of the grounds for impeachment. Ang sinasabi kasi ng ating saligang batas, right kasi ng taong bayan to know, that is the constitutional right of the public to know the situation, the health situation ng ating presidente. Kasi kung, example, may sakit ng ating presidente, mental health or, for example, yung drug issues niya, baka hindi na siyang presidente ng Pilipinas. Pag hindi na siyang presidente ng Pilipinas, who is the president of the Philippines? The president of the Philippines is the commander-in-chief of the armed forces. Yun. So, kung, for example, yung presidente natin unfit to be a president, paano yung magiging commander-in-chief of the armed forces? So, baka malito yung armed forces natin and magulo yung... He is the chief executive of the government. Paano kung yung chief executive natin is not in good health condition or in mental condition? It will affect the operation of the government. Kasi very basic kasi yan, Ka Eric and Dr. Lorraine. Public office is public trust. Pinagkatiwala lang sa kanya. Ibig sabihin, pag hindi na siya fit, kailangan malaman ng totoong boss ng taong bayan at totoong boss ng presidente who is the president of who is the people of the Republic of the Philippines. Attorney Mark Tolentino, Ma'am Lorraine, masingit ko lang ito naman kaunti. Which becomes a big issue now sa Amerika, ang nakasalang lang ang health issue na itinago ng kanilang defense DND. Secretary ni Lloyd Sila Austin. Napakalaki ng issue sa mamamayang Amerika, sa Amerika, ng mga Amerikano, sapagkat parang pinagtaksilan sila na fit pa ba na mamuno sa Departamento ng Defense. And that was just defense. A few days. Oo, ma'am. In just a few days. Ito, presidente ng bansa. At talaga namang napakaseryoso at ang nagbulgar, former president ng bansa din. At nananawagan na dapat harapin niya ito, otherwise there will be a moral and political crisis
in his leadership, Attorney Mark Tolentino? There will be a constitutional crisis kung yun ang mayari. So mas maganda sagutin niya lahat yan para at least matapos yung haka-haka kung may health issues ba siya, may drug issues ba siya, or wala. Yun na naman tayo, mag-drug test siya, in open, live yan, dapat na hindi pwedeng hocus-pocus yung drug test, kailangan full transparency para malaman natin kung wala ba talaga siyang drug issues. Ayun.